Well, kahit nga off-season, itong si LeBron James ay gumagawa ng history. At mukhang ang kauna-unahang NBA player siya na nakagawa ng ganito. Dahil itong si LeBron nga has now spent over half of his life as an NBA player. Simula nga nung pinanganak itong si LeBron James at nag-debut siya sa NBA, ang pagitan nun ay 6,878 days. At simula na ba nung nag-NBA debut nga siya mga idol at hanggang ngayon, ngayong mismo, sa present time 2022, ay 6,879 days ang pagitan nun. Ibig sabihin mga idol, mas matagal na nabubuhay itong si LeBron James na siya nga ay isang NBA player na talaga namang grabe. Nakakabaliw nga, pagpapatunay lang talaga ng longevity na ito ni LeBron James. At ngayon nga ay pag-usapan naman natin ang nangyari dito kay Danilo Gallinari. Dahil nagtamo nga siya mga idol ng injury sa laban nga nila against sa France. At nung unang tingin mga idol ay parang hindi nga maganda talaga ang kanyang natamong injury. Pero nang i-update nga nito ni Shams Saranya, ngayon daw initial exams nito ni Danilo Gallinari na ang kanyang left knee nga daw, ang kanyang ACL ay stable naman. Ibig sabihin hindi nga ganun kalala ang natamong injury nito ni Gallinari na talaga namang igatutuwa ng team ng Boston Celtics pati na nga rin nito ni Danilo Gallinari. Dahil nga mga idol, parang torn ACL talaga yung kanyang nakuha nung unang tingin pa lang sa kanyang injury. Pero ngayon nga ay nabalita na at lumabas ang resulta na good news nga. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol, kaya naman pala si James Harden ay nag-sign ng maliit na kontrata sa Sixers. Kumuha ng pay cut dahil ang kanyang tropa na rapper na si Lil Baby, iniregaluan nga siya ng $250,000 in cash. Or sa pera natin mga idol, si James Harden nakatanggap ng 14 million pesos sa kanyang birthday. Panorin natin to mga idol. That shit heavy too, baby. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag niyo rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!